Lihat kakinya, Bi. Kakinya. Praise God, at tayo po, ang lahat po ay iniimbitahan na namin upang tayo tumayo at mag-alay ng buhay sa Panginoon. Atin pong purihin siya na nagmumula sa pinakapuso natin. Kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Iningi ang iyong awa, tabag, kapatawaran, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ano man ang hindi naging kaaya-aya at hindi naging kalugod-lugod, hindi tama sa iyong paningin, alisin at pawiin mo nga ito.
at pakabuhusan na iyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat na dumulog at lumapit sa iyong harapan. Kaya nga naman salamat sa kapatawarang ito. Lord, maging ang mga kapatid namin na wala pa sa lugar na to, hayaan mo nga na ingatan mo sila sa kanilang pagdako at sama-sama kami magpurit, sumamba sa iyong harapan. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin sa mga oras na to, ikaw ang siyang lumukob sa kanya, itago mo siya sa iyong krus, Panginoon, at balutan ng iyong banal na dugo upang patuloy na maihayag niyan ang mga salita na nagmumula sa iyo upang maging gabay sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan sa araw na to at patuloy naming dinideklara ang katagumpayan sa mga oras na to ay para lamang sa iyo at inaalay namin sa iyo sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. Kailangan saan man mapunta.
Halaga sa pagpapala ay aking naranasan. Di ako nagtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula Hilaga, Kanura, Timog, Silangan, saan man mapunta. Kumalaga sa pagpapala ay aking nadarama. Mula Hilaga, Kanura, Timog, Silangan. Hilaga, Kanura, Timog, Silangan, saan pa mapunta? Lumalagas ang pagpapala ay aking nadarama. Hallelujah! At lupiti ko, Diyos, kagalaan, kagalayan, at tagumpay! Lumalagas ang pagpapala.
tayo po'y manatiling nakatayo at patuloy nating awitan ang ating Panginoon at patuloy natin siyang bigyan ng kaluwalhatian sa umagang ito. Aking inaalay ang papurit pa.
ba ang buhay ko'y tanging sa'yo? Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri, pagsamba ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri, pagsamba ang buhay ko. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri, pagsamba ang buhay ko. Panginoon, nawa ko'y sama.
ating Panginoong Diyos sa buhay. Atin po siyang patuloy na sambahin at pakinggan. Hallelujah. Thank you.
Ikaw ang Diyos.
Amen. Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng inaabot ng broadcast na ito, ng live streaming na ito, kami po ay dumadako sa inyong mga tahanan sa pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. We come to you in the grace and love of our Lord Jesus Christ. And today we are given another privilege to worship the Lord, to be able to hear His message and revelation as we study His Word. And today we are going to talk about a very important pillar of our faith as Christians. And that is the pillar of giving. Amen? Ang pagbibigay. Excited po ba kayo? Sino po rito ang gustong mapagpala? Taas ang kamay. Who wants to be blessed? Amen? Who doesn't want to be blessed? Everyone wants to be blessed. And today, we are going to study the secret of being blessed. Amen? Ang sikreto ng pagpapala. The secret of blessing. And that is giving. We are going to take our text from the book of 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. Let me read. Handa na po ba kayo? And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in His service to the saints. And they did not do as we expected. But they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. So we urge Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Ito po yung pinaka main text natin. 2 Corinthians 8, 7. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see to it that you also excel in the grace of giving. Amen. So, ang ating pong pamagat sa umagang ito ay excel in the grace of giving. Amen. Excel is the verb form of excellent. And what does it mean by excellence? Excellence is the quality of being outstanding, of being superb, of being great. Amen? Pag sinabi mong excellent ka, maybe it's perfect ka na. Amen? Sapagkat excellent means it is the quality of being extremely good. Amen? Extremely good. So, you know, the world, we live in a culture where we honor excellence. Amen? Tayo po ay nabubuhay sa isang society na pinaparangalan ang mga taong ekselente. Di po ba kapag merong mga atletang nananalo sa kanilang mga field? For example, yung mga atleta na nagtatagumpay, sila po, pagdating nila dito sa ating bayan, binibigyan sila ng parada. Wini-welcome sila. Ino-honor sila. Binibigyan sila ng recognition. Why? Because they are excellent people. They are excellent athletes. And so, the honor is given to them as it is due. So, likewise, sa Church ng Panginoon, sa ating mga Kristiyano, God expects us to be excellent in all areas of our lives. Sabi dun sa ating binasa kanina,
in faith, in speech, in knowledge, and in complete earnestness in love. And also, sabi po doon, excel in the grace of giving. Tayo raw po ay maging excelente, hindi lamang sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig, sa ating knowledge, sa ating kaalaman, kundi higit sa lahat daw sa pagbibigay. So God wants us to be excellent. God wants us to excel in giving. Di po ba ang mga magagaling na artista, kapag sila po ay gumawa ng pelikula and after a while, the critics come and review their performances. Meron pong Oscars, merong Globe Awards kung saan binibigyan sila ng mga tropeyo in recognition of their excellence in their craft. Amen? It likewise, sa mga employees sa gobyerno, employees sa mga private organizations, kapag excellent yung kanilang employee, they are willing to give them recognition as employee of the year or employee of the month. Binibigyan pa sila ng bonus kasi they are excellent employees. Amen. Now, we will learn today how to be excellent in giving. We will learn today how to be excellent in giving. And not only that, I am talking about giving in finances, in material resources, but giving everything to God. Amen? Magbigay tayo sa Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay. Time, effort, energy, money. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, God wants us to be excellent. Amen? You know, God is an excellent God. Naniniwala ba kayo doon? God is an excellent God. When God created the world in Genesis 1:31, sabi po doon, God saw all that He made, the sun, the moon, the stars, the oceans, the seas, the plants, every vegetation, every body of water, everything. And God said, it was very good. Satisfied ang Lord sa kanyang creation. Satisfied ang Diyos sa kanyang ginawa. Amen? Kaya nung in-evaluate niya, ang sabi niya, perfect. It was very good. Because God is an excellent God. He would never want to get mistaken because He is an omniscient, perfect God. The Son, the Lord Jesus Christ. So John 17:4, sabi doon, I have brought you glory on earth by finishing the work that you gave me to do. Jesus Christ was sent in this earth for a purpose, and that is to execute the plan of redemption of the Father. And when the Lord Jesus Christ did what He had to do, He said, I have finished and I have brought glory to the Father. Amen? Natapos niya. At sa pagkakatapos niya, binigay niya, nabigyan niya ng kaluwalhatian ng Ama. Ganon din daw po sa ating mga buhay. Ano man ang ginagawa natin, ano man ang ina-accomplish natin, ang goal natin sa buhay, we should be like the Son of God who said after everything else, I have brought glory to the Father. I have finished what I have come to do. Jesus Christ, the Son of God, is also a standard of excellence, just like God the Father in heaven. Amen? So sila po, ang Trinity ay, a perfect triumvirate. Sila po ay perpekto sa kanilang mga ginawa sapagkat excellent po sila. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? I have fought the good fight. Even Paul, amen? The Apostle Paul, the great Apostle Paul, when he evaluated his ministry, his life here on earth, there was only one he could say, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ibig po sabihin, natapos niya ang dapat niyang gawin. In an excellent manner. Amen? Kung napanood nyo po yung pelikula Paul, the Apostle of Christ, ay grabe. Mahahamon po tayo sa buhay ni Pablo.
sapagkat hindi po niya sinukuan ang lahat ng mga pinagdaanan niya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya naman, sa kahuli-hulihan ng buhay niya, nasabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. He never gave up. He never turned his back despite the pain and the suffering that he had to go through in serving the Lord. Yun po yung kanyang declaration. So, likewise in our lives as Christians, ang Ama sa langit, ang anak, kung walang iba kundi ang Panginoong Jesus, at si Pablo at ang iba pang mga lingkod ng Diyos, sila po ang ating modelo ng pananampalataya. Sila po ang ating modelo ng excellence. And so, our goal in life should be to live our lives in an excellent manner. So, maraming area ng buhay natin na dapat nating ikabuhay ng may excellence. Pero ngayon, we will concentrate on giving and stewardship. Amen? So, the way, bakit interesado ang Diyos sa ating pag-handle ng ating pera? Interesado ba ang Diyos? The way we handle our finances? The way we handle our money? Interesado ba ang Diyos? Amen! Interesado ang Diyos sapagkat sa Diyos nang galing ito. Kaya tinitingnan ng Diyos paano mo ito pinapamahalaan. How do you handle your finances? How do you handle your money? How good of a steward you are? Amen? Because the way we handle our finances is a mirror of our hearts and spirituality. Kung paano natin hawakan yung ating mga pananalapi na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay siyang salamin ng ating mga puso at salamin ng ating espiritualidad. Amen? So, sa buhay po natin, yung attitude natin toward material possessions is a testimony of how deep our connection is with God. And did you know that it could spell life and death in our lives? It could spell blessing or curse in our lives. Kagaya po sa buhay ni Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5. Tingnan po natin sa Acts chapter 5. Hindi ko po ito palalambasin, padaanan ko po ito sapagkat napakahalaga po nito upang ni-record ng Bible. Hindi tinago ng Bible ito sapagkat gusto ng Bible ng Panginoon na ating mapag-aralan at kapulutan ng aral, because Ananias and Sapphira are two disciples or two followers of Christ who started out good, but in the end, sila po ay sinira ng kanilang pagmamahal sa pera. Sa verse 1 ng Acts chapter 5, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Verse 3, then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Did it not belong to you before it was sold? And after it was sold, was it the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. And then, when Ananias heard this, he fell down and he died. Sino po ito? Si Ananias. Nagbenta sila ng kanilang lupa. At ito ay para sa Panginoon. Yung pinagbentahan, ibibigay sa Panginoon. Ano pong sinabi? Kanila pong kinuha yung bahagi ng pinagbentahan. At pagkatapos, deadma lang, lumapit sila at ibinigay at sinurrender sa mga apostol. Kala nila hindi malalaman. Hindi mabibisto, pero sila po ay nabisto. At si Ananias po, ano pong nangyari? Biglang tumimbuang. Sabi, why did you lie to the Holy Spirit? Hindi tayo nagsinungaling sa tao, hindi tayo nagsinungaling sa mga lingkod ng Diyos. Tayo po ay nagsinungaling sa banal na spirito. Ituloy po natin, about 3 hours later, his wife, Sapphira, came in,
not knowing what had happened, walang kaalam-alam yung asawa niya, Peter asked her, "Tell me, is this the price you and Ananias got for the land?" "Yes," she said, "that is the price." Peter said to her, "How could you agree to test the spirit of the Lord? Look, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also." At that moment, she fell down at his feet, and she died. Amen? Sumunod po yung asawa niya. Bakit? Sapagkat hindi po nila ibinigay ng may katapatan ang para sa Panginoon. Kinuha nila ng palihim, pasikreto, na akala nila hindi sila mabibisto. Pero sila po ay nababasa ng Diyos at nababasa ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kinonfronta po sila at sabi, "Bakit kayo nagsinungaling sa banal na spirito?" At nang huli ang sabi, "Bakit kayo nagsinungaling sa Diyos?" So kapag tayo nagsisinungaling sa spirito, tayo po ay nagsisinungaling sa Diyos mismo. At si Ananias po at si Sapira, sila po ay mga halimbawa ng mga tao at ng mga lingkod ng Diyos na nagmahal sa pera. Amen? Kaya hindi po natin sila dapat tularan. Their failure in handling the material possessions that have been entrusted to them, particularly money, resulted in their death. Ananias and Sapphira died because they have become interested in what is not supposed to be theirs. Kinuha nila yung para sa Diyos. Kinuha po nila. Masakit man sabihin, ninakaw nila. People, Ananias and Sapphira are not unbelievers. They are actually part of the followers of Jesus Christ. But even then, just like Judas, their hearts were not renewed. Meron silang pagnanasa sa salapi. Meron silang pagnanasa sa pera. Kung kaya't hindi po sila naging tapat. Amen? And so, I feel that it is my responsibility to teach you about faithfulness in giving and stewardship. Because I don't want you to be like Ananias or Sapphira. People are offended by the teachings of giving. Marami pong tao na i-stumble kapag tithes and offering ang tinuturo. Maraming tao na i-stumble kapag pagbibigay ang pinag-uusapan. At maraming mga lingkod ng Diyos ay iniiwasan ito sapagkat ayaw nilang maka-offend ng mga attendee. Ayaw nilang maka-offend. Huwag kang magtuturo ng tithes. Huwag kang magtuturo ng offering. Baka maubos ang attendee mo. Sapagkat likas at natural sa tao ang, amen, ang madamot at ayaw magbigay. Pasensya na po. Amen? Tabi-tabi po. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. But, I feel like I don't have to be scared or afraid in teaching about giving because giving is the secret to your breakthrough and blessing. Amen? Naniniwala po ba kayo? At wala po ritong mga ma-offend sa ganitong turo. Amen? 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 Sapagkat si Ananias at si Sapphira, kulang siguro yung natanggap nilang turo. Kaya naman, hindi po na-renew at nabago ang puso nila, nagnasa pa sila sa pera. At marami pong mga lingkod ng Diyos, so to speak, ay ang kanilang weakness ay pera. Amen? So, huwag po natin gayahin yon. So, I feel that I should be responsible to teach you about the principles of, biblical principles of giving and stewardship. Naririnig niyo po ba ako? Kailangan bang mag-mic ako? Okay. So, huwag po kayong magkwentuhan para maririnig niyo ako ha, kasi wala po akong mic. Kasi po, pag nag-mic ako at saka meron pa rin itong isa pang mic, naglalaban po sila, hindi maganda ang ating audio sa ating live stream. So I have to use one only
at the expense of, you know, I have to shout out. Kaya parang para pa akong sumisigaw, hindi po ako galit, pero kasi kinakailangan ko lang lakasan. Amen? All right. Now, let's go back to our text, which is the 2 Corinthians chapter 8. Amen. 2 Corinthians chapter 8 is all about the Macedonian giving. Okay? The Macedonian model of giving. Gayahin po natin ito. At nawa po ay samahan tayo ng Lord sa ating pag-aaral. Okay. The Macedonians were the perfect model of giving. That's why the Lord mentioned them through the Apostle Paul when Apostle Paul wrote this letter to the Corinthians. Okay? So, 2 Corinthians chapter 8. Sabi po doon, Paul, and now brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Let's study the characteristics of the Macedonian churches. Why were they considered the perfect model of giving? Why were they special that Paul mentioned them? He specifically mentioned them and told the Corinthians, sabi din ng Apostle Pablo, brothers in Corinth, we want you to know about the Macedonians. Amen? Kasi po, ang mga Corinto, alam nyo po, punong-punong sila ng kaguluhan. Puro rebuke po yung mga sulat sa kanila ni Paul. And one of them is that they are blessed in Corinth, but they are not faithful in giving. Hindi po sila tapat sa pagbibigay. Kaya binigyan sila ng halimbawa ni Pablo. Sabi niya, mga Corinto, tingnan nyo itong mga taga-Macedonia. Okay? Mga taga-Corinto, tingnan nyo itong mga taga-Macedonia. Pag-aralan natin, ano ba ang katangian ng mga Macedonian givers? Ano ba ang kanilang katangian sa pagbibigay? Number one, sabi doon sa verse 1, they had the grace for giving. Sila po ay nakatanggap ng biyaya. Grace is something that is from God. It is an unmerited favor. Galing po ito mismo sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, kapag wala ang grace ng Panginoon sa iyo, you will never be able to give excellently and perfectly. Amen? Ang mga Macedonians, sila po ay naging perfect example for giving because they had the grace of God in giving. In verse 1, the Apostle Paul said, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Ibig sabihin, ang mga taga-Macedonia may connection sa Diyos, may relasyon sa Diyos, kaya ganun na lang sila makapagbigay. Ito pang unang dapat nating magkaroon tayo. Isang totoo at buhay na relasyon sa Diyos. Kagaya ng mga taga-Macedonia. They had the connection with God. They had a relationship with God. Alam niyo po, ngayon, we are in the internet generation. Di ba? Kapag gusto mo ng mataas, mabilis na internet, bilhin mo yung pinakamataas ang speed. Di ba? Pero the more na mas mataas na speed ang gusto mo, the more na mas malaki babayaran mo. Amen? Nung nag-upgrade tayo, kasi ang layo nito doon sa ating modem, nandoon sa ilang metro, we had to upgrade our internet connection into the, you know, highest possible, strongest connection, pero ito yung pinakamahal na connection. Amen? Pero sulit. Kasi malakas, hindi putol-putol. Amen? Hindi slow. Kung gusto mo ng okay lang na connection, basta okay na lang yan, basta may internet lang, di bumalik ka doon sa dial-up, tut-tut-tut, alam nyo yun? Pakaskasin mo yung card. Wala na yata ang ganun, obsolete na, no? Pero ganyan nung unang panahon, kakaskasin mo yung card, tapos isa-isa mo ipapunch yung number, tapos makakakonect ka. Amen? Sino nakaabot nung ganon? Dial-up networking nung unang panahon. Putol-putol pa yon. Pero pasalamat ka na noon, di ba? Sa ating pagbibigay, kung gusto nyo ng pinakamataas, pinakamalakas na connection sa Diyos, abay, dapat i-aspire mo yung
pinakamataas at pinakamalakas na connection. Malachi 3:8-10 yun. Amen? Tithes and offering. If you want to have the greatest and the biggest and strongest connection with God, the more you give, the more you receive. Amen? Mas malaki binabayaran mo sa internet mo, mas mataas yung connection mo, mas malakas. Amen? The stronger, the better, the more powerful. Amen. Is it the same? Tama po ba? Parallel lang yung truth, di ba? Ng world at saka ng spirituality. It is the same with our giving. If you want low-speed connection, it's your choice. Amen? Mamroblema ka, sasakit ang ulo mo, maya-maya napuputol. But if you want, you know, strong and high-speed broadband, eh, magsakripisyo ka. Mag-avail ka ng pinakamataas. Amen? Mas malaki yung plan mo, mas satisfied ka. Ganun din sa pagbibigay. Mas malaki binibigay mo, mas malaki matatanggap mo. Babalik sa'yo. Mas konti ang tinitipid mo, tama na to, okay na to. O, eh di magtiis ka, maya-maya napuputol yung connection mo. Nang sarap ng panood mo, maya-maya naputol. Ano ba yan? Naglalag-in, nagbabuffer. Amen? Eh paano yung pinakamababang connection ang ninais mo at binili mo. So, the same likewise, ang mga taga Macedonia, they had the grace, the connection with God, the relationship with God. At yun po ang kinakailangan natin gawin. We cannot give unless we have a relationship with God. Sapagkat ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang kondisyon si Jesus sa ating mga buhay. Amen? At si Jesus ang nagligtas sa atin. Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Give and it shall be given unto you. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Magkakabula ba ang Lucas 6:38 na kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay tatanggap. Kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay tatanggap. Sino may sabi noon? Carillo 6:38? Yung ba yun? Hindi. Lucas 6:38. Salita ng Diyos. At salita ng Diyos ba nagsisinungaling? No. It is the foundation of our faith. Amen? Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Ang sabi ng Panginoon. Malachi 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, saith the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to contain it. Amen? Magbigay daw tayo ng ating mga ikapot, handog. Saan? Sa storehouse. Ano yung storehouse? The church of God, the ministry of God. Doon daw po natin dadalhin sa storehouse ng Panginoon. Para ano? That they may be food. That they may be food in the house of God. Para raw sa pagkain. Pagkain means resources. Amen? Pagkain means provision. Amen? The house of God needs provision, resources. For what? For the greater works that could be done in the last of the last days before the Lord comes again. Amen? We need to double time to evangelize the lost. We need to double time to be able to reach out to the lost, to be able to fulfill the great commission. Amen? Mag-mic na lang kaya ako. Kawawa naman sila. Nakakarinig ba yung mga nasa labas? So, ito po ang unang characteristics ng mga Macedonians. Amen? They had the grace of God in giving. Lakasan mo ng konti. They had the grace of God in giving. Naririnig niyo po ako dyan sa labas. Ngayon, sabi ng mga iba, nako, yung giving na yan, nagsasabi ka ng Malachi 3:10, Old Testament pa yan. That is way, way, way like, you know, thousands and thousands of years ago. And we are, you know, in the present generation. Kaya laos na yung tithes. Laos na yung offering, sabi ng maraming mga pilosopo at mga maraming kontratista sa
sa tithing and offering. Pero sa Matthew 23:23, this is in the New Testament, not in the Old Testament. Sabi po ng Panginoon, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe." Ano raw pong ginagawa ng mga Pharisees? Nagtatithe sila. Nagtatithe po sila. Saan ito? New Testament. Sabi po ng Panginoon, "For you tithe, but you have neglected the weightier or more important matters, which are the law, justice, mercy, and faith. It is this that you have to practice without neglecting the others." Meron pong rebuke ang Panginoon sa mga Pharisees and scribes sapagkat sila po ay nagtatithe pero nakakalimutan nila yung mas mahalagang bagay, which is law, justice, mercy, and faith. Sabi ng Panginoon, gawin nyo ang lahat ng ito pero huwag nyong kalilimutan yung mga mahalaga. Amen? So, you tithe, you offer something to the Lord, but at the same time, you don't have to forget the weightier or more important things, and that is law, justice, and mercy. Amen po ba? Amen. Now, pangalawang katangian po ng mga Macedonians. Sa verse 2, in the midst of their severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Ano po yung pangalawang katangian nila? They gave in the midst of their poverty. They gave in the midst of their poverty. They did not give in the midst of their wealth. They did not give in the midst of their abundance. They gave when there was pandemic. They gave when there was economic depression. They gave when they were in the most dire of circumstances. Ang myth or haka-haka na kinamulatan natin ay, ang mga nagbibigay, yun lang meron. Pero kung wala, exempted naman. Hello? Yung mga Macedonians, walang-wala. Sabi po doon sa ating binasa, they were suffering in poverty, but they gave. Sabi po ng ating binasa, they gave with overflowing joy in their extreme poverty. Sila po ay nagbigay ng punong-puno ng kagalakan sa kanilang kahirapan. They were suffering through economic depression. There was economic depression, but it did not stop them from giving in the work of the Lord. While the Corinthians, the Greeks in the Corinthians, they were well off. Mayayaman sila. Pero kuripot sila at hindi sila nagbibigay. Kaya sinulatan sila ni Apostol Pablo, "Mga taga-Korinto, punong-puno kayo dyan ng kasaganaan, pero hindi kayo nagbibigay. Tingnan nyo itong mga taga-Macedonia." Hello? Ang mga taga-Macedonia naghihirap, pero sila po ay nagbigay. Amen? Kaya hindi po excuse na sabihin, "I am in dire poverty. Mahirap lang ako. Wala akong pera. Wala akong trabaho." Yung mga Macedonia po, wala silang trabaho. Wala silang pagkakakitaan. They were suffering through poverty, but they gave with overflowing joy. That is the second characteristics that God wants us to learn from the Macedonians. Amen? That they gave in their extreme poverty. They gave out of their trial and deep poverty. They lost their jobs. They closed their businesses. They were at the rock bottom. They did not give out of their reserves. They did not give out of their deposits. They did not give out of their savings accounts. They gave out of their nothing. I cannot even imagine kung ano yung binigay nila kasi walang-wala nga sila. But it doesn't matter kung magkano or ilan ang ibibigay mo eh. Ang mahalaga, nakita ng Diyos, sa kabila ng iyong kahirapan, sa kabila ng iyong kawalan, ikaw ay willing magbigay at punong-puno pa ng kagalakan. Sabi po doon, it was overflowing with joy. And that is actually the third characteristic of these Macedonians. Aside from they had the grace and connection with God, they gave out of their situation which is in dire poverty. Number 3, they gave out of joy.
Amen? With overflowing joy. Amen? So, alam niyo po, merong isang halimbawa ng isang nagbigay ayon sa kawalan. Yun po yung babaeng balo. Nung pong nagbigay ang babaeng balo na ito, pinakahuling barya niya ang hinulog niya. The last of the last coins, she poured it out. And the people, you know, yung iba, talagang ang kakapal ng mga pinagbibigay nila. Amen? Pero alam niyo po, ano yung in-honor ng Lord at sino yung in-honor ng Lord? Yung barya na inulog ng babaeng ito. Bakit? Kasi yun na yung huling barya niya. Inihulog pa niya. Yung iba, ang kapal-kapal, pero sobra lang yun. Sobra lang yun. Yun ang nilaglag nila. So, hindi man lang sila umaray. Pero itong babaeng ito, wala na siyang kakainin, wala na siyang pambili sa susunod na hapunan, pero hindi niya yun narintana. Ibinigay niyang lahat. She gave out of her poverty. Nagbigay siya ayon sa kanyang kawalan. Amen? Amen. And so, this woman, the widow with the last coins, and the Macedonian churches, the Macedonian people, pareho sila ng kanilang katangian. Sila ay nagbigay sa kanilang poverty, sa kanilang kawalan. Amen? They gave out of love. They gave out of joy. Amen? They were willing to let go of their resources. Amen? Sapagkat hindi nila mahal ang pera eh. Alam nila, hindi naman akin to eh. Amen? Galing sa Diyos to eh. So, sino ako para magdamot? Sino ako para angkinin ito? Everything that I have, breath, energy, whatever that I have, it is from God. And they acknowledge that. And so, you know, whatever food, lahat ng binigay ng mga taga-Macedonian churches. Hindi ko alam kasi they were in poverty. It was not very specific kung anong klaseng yung kanilang ibinigay sa Panginoon. Amen? So, you know, food for thought lang. If God cannot trust to give you out of poverty, how can He trust you to give out of your riches? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng Diyos na magbigay sa iyong, you know, mahirap na kalalagayan, paano makakasiguro sa iyo ang Diyos na kapag ibinigay sa iyo ang mga kayamanan, ay hindi mo aangkinin? Kasi nung wala ka nga, hindi mo maibigay. Lalo na pag marami ka na, mas mahirap bitawan yon. Amen? And so, you know, it's always a testing of our hearts. So, the Corinthian churches, ganun po sila. They were not willing to give. They were not generous. They did not excel in giving. Why? Because they were wealthy. They were well off, pero hindi sila willing na magbigay. So, ano ba ibig sabihin ng generosity? Liberality in giving. Amen? Kapag ikaw ay generous na tao, hindi mo binibilang kung magkano binibigay mo or ilan ang binibigay mo. Basta ikaw, masaya ka. Nag-uumapaw ka kapag ikaw ay nagbibigay ka. Yun po yung tinatawag na generosity. At kapag hindi mo na let go ang pagmamahal mo sa pera, yun yung warning ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 6:10. Sabi po doon, 9-10. But those who want to be rich fall into temptation and are trapped by many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Amen? The love of money is the root of all kinds of evil. Kapag merong natitirang pagmamahal sa puso mo, sa pera, ito raw po ang ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi yung pera mismo, yung pagmamahal mo sa pera. Sapagkat ang pera, neutral yan eh. Wala naman niyang pakiramdam eh. Amen? Wala namang kasalanan yan eh. Tao lang, ay pera lang ako. Sabi ng pera. Pero sinisisi natin ang pera sa mga lahat ng problema ng mundo. Pero hindi, ang pera ay blessing ng Diyos. Pero paano mo ito ginagamit? At anong klaseng attitude meron ka towards money? Yun po yung warning ni Paul sa 1 Timothy 6, 9-10. For the love of money is the root of all kinds of evil. And in their eagerness to be rich, some have wandered away from their faith and pierced themselves with many pains.
Dahil daw po sa pagmamahal sa pera, maraming napariwara. Marami akong kilala. Amen. Na dahil sa pagmamahal sa pera, ipinagpalit ang kanilang pagdalo sa Linggo, ipinalit ang kanilang pagdalo sa gawain, sapagkat kinakailangan bukas ang kanilang negosyo, or kinakailangan pumasok sila ng overtime kahit Linggo. Eh, ano bang motivation mo? Ba't mo ginagawa yun? Siyempre, pera. Ba't gusto mong magbukas kapag Linggo? Kahit na dapat nasa church ka, pero nandun ka sa tindahan mo, o nandun ka sa restaurant mo, o nandun ka sa kung ano mang ginagawa mo. Amen? What could be your motivation? Because Sunday is a day of worship to the Lord. Amen? But you are not in worship. You are what? You are out there getting money. Kaya mo binuksan yung tindahan mo ng Linggo kasi gusto mo ng pera. Gusto mong kumita. Kaya ka pumapasok ng Linggo kasi doble bayad pag Linggo. Kaya pinapagpalit mo ang iyong pananampalataya at ang iyong Diyos sa pera. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ikaw na nagmamahal sa pera, that is, you know, you have wandered away from the faith. Amen? At nawa po, wala pong madatnan ng Panginoon na nagmamahal sa pera bago siya dumating sa atin. Amen? Amen. Hindi po natin sinasabing we hate money. Amen? But we don't love money more than our God. Amen. Amen. Nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho bago ako tinawag ng Lord mag full-time, pag Linggo, yung nature ng trabaho ko, pinapapasok ako. Eh, yun yung time na mainit ako sa Panginoon. Pag nasa trabaho ako, para akong mamamatay, para akong nasusuffocate. Kasi alam ko, I should not be here. You know, I should be in church. Pero wala akong magawa. Sabi ng aking supervisor, kinakailangan pumasok kayo ng Linggo. Ng isang araw, hindi ko na kaya. Kinausap ko, nag-resign ako. Sabi, bakit ka mag-re-resign? Ang ganda-ganda ng pwesto mo rito, maganda sweldo mo, meron kang isang sakong bigas buwan-buwan, meron kang ganito, ganyan-ganyan. Aanuin ko ang pera kung mapapariwara naman ako, sabi ni Apostol Pablo. The love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6:17 to 19, as for those who in the present age are enriched, command them not to be haughty or to set their hopes on the uncertainty of riches, but rather on God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Amen? So, nagpo-provide ang Lord para ma-enjoy natin ang blessing. They are to do good, to be rich in good work, generosity, ready to share, thus storing up for themselves treasures of a good foundation for the future, so that they may take hold of the life that is really life. Amen? So, bakit daw po tayo binibless ng Lord? To be able to enjoy it, to do good works, to be generous, to help others. Yun po yung purpose noon. Hindi para magpakasasa ka, para sa pansarili mo. Amen? So, God's purpose is to bless us so that we may enjoy and bless others as well. Okay. Ano pa po yung mga myth patungkol sa pagbibigay? Na kapag nagbigay ka, nakakasama ng loob kasi nakulangan ka, di ba? Or nawalan ka. Pero hindi, sabi po ng ating binabasa, mga Macedonian, the more na nagbibigay sila, the more na nawawalan sila, the more na naliligayahan sila. So, giving gives you joy. Alam niyo po yung mga taong madamot, sila yung pinaka malungkot na tao sa mundo. Pero yung mga taong mapagbigay, sila yung pinakamaligayang tao sa mundo because there is joy in giving. Just like the Macedonians, that even when they were suffering in poverty, they were not lonely. They can smile. They have joy because they have a heart to give. Amen? So, the myth that some say it is very unpleasant to give, no. The truth is, we are happier when we are giving. Mas maligaya tayo kapag tayo nakakapagbigay. Amen? Kaya ang pinaka-test sa puso mo, kapag nagbibigay ka at malungkot ang puso mo, hindi tama ang puso mo. Pero kapag nakapagbigay ka,
at naging maligaya ka, you feel so good and you feel so happy, your heart is right with God, brethren. Praise God. Amen? Pero kapag nagsusungit ka dahil nakapagbigay ka, you are not right with God. I'm sorry. Test your heart. Ayusin mo ang puso mo. Straighten your heart. Ipalinis mo sa Panginoon. Mali ang motibo mo, mali ang puso mo. Sapagkat dapat kapag nakapagbigay ka, maligaya ka. Amen? Dapat kapag nakapagbigay ka, masaya ka. So, you know, Jesus destroyed the myth of, you know, it is unpleasant to give by saying in Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Amen? There is great joy in giving. Amen? Amen po ba? Merong dakilang kaligayahan sa pagbibigay. Ano pa po ang katangian ng ating mga kapatid sa Macedonia? Ano pa po yung kanilang katangian na pwede nating kapulutan ng aral? Maliban sa sila ay binigyan ng biyaya ng Diyos makapagbigay sapagkat meron silang matibay at malalim na relasyon sa Diyos, may connection sila sa Diyos. Maliban sa sila ay nagbigay sa gitna ng kanilang kahirapan, maliban sa kanila na sila ay nagbigay ng punong-puno ng kagalakan, sila rin po ay nagbigay ng kanilang the best sa verse 4. Sabi doon, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Even beyond their ability. Amen? So, ibig sabihin, binigay nila yung the best nila. Hindi sila na kontento sa putsu-putsong pagbibigay. They gave beyond their ability. Nagbigay sila ng beyond sa kanilang kakayanan. Ano ibig sabihin nun? Binigay nila yung best nila. Amen? At ganun din po sa ating mga buhay. God wants us to give our best. Just like that old widow. When she gave her last coin, that was her best. When she gave her last coin, that was her best. And God honored it. Yung iba nagbigay ng malaking halaga, pero hindi inonor ng Diyos sapagkat hindi yun ang best nila, tira-tira nila. Pero yung old widow, it was, you know, blessed siya ng Panginoon at sinight siya ng Panginoon because she gave out of her best. She gave out of her all. Amen? Ganun din po itong mga taga-Macedonia. Itong mga taga-Macedonia, sabi natin, sila po ay nasa economic depression. Pero sabi doon, they gave even beyond their ability. Which means, they gave from their hearts, not from outside pressure. They gave from their hearts, not from out of obligation. They gave from their heart, not because, you know, somebody was pressuring them. It was out of their hearts, amen, na sila po ay nagbigay. Ganun po ang katangian ng mga taga-Macedonia. They did not give out of guilt, hindi dahil responsibilidad or obligasyon. Kaya kapag hindi nakapagbigay, guilty ka, hindi po yun. Hindi rin sila nagbigay grudgingly, out of grudge, dahil nape-pressure sila or napupukpok sila. Nagbigay sila sapagkat ito po ay beyond their ability, sapagkat ito po ay ninais nila. They wanted to give. They love to give out of their circumstances. Amen? 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Amen? Alam niyo po ang pagbibigay, walang edad yan eh. You could be young, like, you know, a student, but out of your allowance, you itinatabi mo ang biniang para sa Panginoon, or you could be somebody who is an old person, meron ka ng kabuhayan, just the same. The principle is the same. Amen? Ang prinsipyo ay pareho lang anuman ang edad mo. Pero, hindi tayo pare-pareho ng puso. Hindi tayo pare-pareho ng puso. Hindi tayo pare-pareho ng nais. Meron yung iba kapag magbigay,
todo, kagaya ng old widow. Meron yung iba kapag nagbigay, parang mga taga-Corinto na, you know, tira-tira lang binibigay nila sa Diyos. Pero merong iba, kagaya ng mga taga-Macedonia, they were giving their best to God. Amen? Ibinigay nila ang lahat sa Panginoon. At lagi kong sinasabi at binabanggit ito, si Nanay Cora, nung siya po ay hindi naman matagal na panahon na, pero naalala ko si Nanay Cora noon, pag nag-offering, binibigay niya lahat, tinataktak niya lahat yung nasa wallet niya na wala nang matitira. Wala siyang pamasahe. Pero ganun niya kamahal ang Diyos, tinataktak niya lahat, binibigay niya lahat. So anong ginagawa niya? Naglalakad pa uwi mula doon sa EDSA East Avenue na nandun yung church natin, papunta doon sa Balara. Silang dalawa nag-aalay lakad niya, Ate Darilyn. Bata pa si Ate Darilyn noon. Bata pa rin naman siya ngayon. So meron tayong old widow sa panahon natin ngayon. Hindi lamang noong panahon ng Panginoong Jesus. Merong mga totoong Kristiyanong handang magbigay ng lahat. Amen? Handang magbigay ng lahat out of their poverty. Mayaman ba si Nanay Cora? Hindi. Widow na siya ngayon eh. Pero ganyan pa rin yung puso niya sa pagbibigay. There are real lives widows who are willing to give everything for Christ. There are real life widows who are willing to give the last coin and will never think of what will happen in the future. Because they want to give, they are happy to give, they love to give. Amen? Just like the Macedonian churches. You know, in the Old Testament, God hated the people who offered something to God that are not the best. Sa Old Testament, nagalit ang Diyos sa mga taong nag-aalay ng mga hayop na pilay, bulag, payat. Ibig sabihin, hindi the best. Yung may mga damage. Yun yung binibigay nila at inaalay doon sa templo, sinusunog. At yung mga matataba, yun yung tinatabi nila para sa kanila. Ang mga ganito po'y nirebuke ng Panginoon at kinurse ng Panginoon. Sapagkat hindi po katanggap-tanggap yung kanilang ginagawa. God hates it when you have something to give that is best, but you don't like to give, or you do not want to give. Amen? Kagaya po ni Cain at saka ni Abel. Si Cain po, noong siya po ay nag-alay sa Panginoon, nagalit ang Panginoon sa kanya. Amen? Pero nung si Abel ang nag-alay sa Panginoon, natuwa ang Panginoon sa kanya. Bakit? Sapagkat si Cain, marami siyang dapat the best na ialay, hindi niya binigay. Si Abel, ang ano pong inaalay niya, yung mga tira-tira niya. Pero si Abel, ibinigay niya at pinili yung mga pinakamagaganda. And God was pleased with the offering of Abel, and God was displeased with the offering of Cain. At nainggit si Cain. Out of jealousy, pinatay niya yung kanyang kapatid, si Abel. Sapagkat si Abel, anong naging kasalanan ni Abel? Ibinigay lang naman niya yung the best niya. Hello? Ibinigay lang naman niya yung the best niya. Amen? So, meron pa rin mga Cain at mga Abel. So, sino po tayo? Are we Cain or are we Abel? Cain gave out of his tira-tira. Hindi the best. Pero si Abel, ibinigay niya yung the best niya. At yun po ang nais ng Panginoon. At yun po ang mga taga-Macedonia. Amen? Kaya kung ikukumpara sa mga taga-Corinto, malaking church, mayayamang church, pero hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. Hindi natuwa si Apostol Pablo sa kanila. Tuwing sulat ni Apostol Pablo, nire-rebuke sila. Amen? And one of those things that they need to fix in their hearts, in their lives, in their church, is their giving. Because they are not like the Macedonian churches who gave their best. Amen?
Sa verse 5 po. Sa verse 5. Ano pong sabi doon sa verse 5? First, 2 Corinthians 8, 5. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. So verse 6, we urge Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Amen? So ano po yung ginawa ng mga taga-Macedonia? They also shared to God's people. Walang-wala na nga sila, nag-share pa sila sa ibang tao. Kakaiba, di ba? Grabe, walang-wala na sila. Sabi po doon sa verse 5, they gave themselves first to the Lord and then to us. Nagbigay din sila sa kanilang kapwa. So, bakit po nila nagawang bigyan yung kanilang kapwa? Kasi nauna nilang ibigay sa Diyos. Kapag kaya mong ibigay sa Diyos ang lahat, madali na lang sa iyong mag-share sa kapwa. Amen? Ganun po yung mga taga-Macedonia. Walang-wala na sila, pero willing pa silang mag-share sa iba. Amen. Kakaiba. Kasi bakit? Naturally, kapag walang-wala ka na, magtatabi ka ng pansarili mo. Di ba? Magtatabi ka ng pansarili mo. Pero, ang mga taga-Macedonia, walang-wala na nga sila. Nasa pandemya, nasa economic depression, they were jobless, they had nothing, but still, they were willing to share. Sila po ay handang magbigay. Sila po ay handang mag-share. Amen? At ganyan po ang mga taga-Macedonia. Kaya nais ng Panginoon na gayahin po natin sila. They did not forget to do good to their fellow believers. Hebrews 13:16. Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Alam niyo po ba kung bakit nag-flourish ang mga New Testament churches sa Acts? Sapagkat ang kanila pong giving ang naging susi. Amen? Giving. Gusto mo bang lumago? Gusto mo bang mag-flourish? Gusto mo bang mag-progreso? Gusto mo bang mapagpala? Amen? Ano po ang sikreto? Sumali ka sa mga ano? Sumali ka sa mga Bitcoin? Sumali ka sa mga networking, sumali ka sa mga ano, alam niyo po, hindi yan ang sekreto ng pagpapala. Sa, lalo na po sa panahon ngayon, ang dami pong mga scammer kasi taghirap. And I tell you, beloved, this is the bad news. For them who are not in the Lord, the world is not going to get better. Do not expect that the world will become better. Not in a million years. Because the Bible says, in the last days, wickedness will abound. This is actually going to get worse. And so you, kapag hindi pa dumating ang rapture, your only protection and your only provision is the Lord. Kaya ang sabi ng Malachi 3:8-10, give your tithes and offering and bring it to the storehouse. Ang pangako ng Panginoon. Give your offering and bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, saith the Lord, and see if I will not open the floodgates of heaven to be poured out upon you. Ito po ang pangako ng Diyos. Sa gitna at sa panahon ng taggutom, kapag ikaw ay nakapag-ipon, ikaw po ay merong mawi-withdraw. Diba? Pumunta ka sa bangko, sabihin mo, mag-withdraw ako, eh, wala ka namang dineposito, baka sipain ka ng gwardiya o tawagan ka ng pulis. Ano ang sinasabi mo? Wala ka naman ditong bank account eh. Hindi ba? Pero kapag ikaw ay merong naideposito at dumating ang taggutom, ang taghirap, ang kahirapan ng mundo, sapagkat ikaw ay merong naideposito, meron kang mawi-withdraw. Ang sabi ng Bible, lay up for yourselves treasures in heaven. Pag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit, kung saan hindi ito kinakain ng kalawang.
Huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Because the world will go into an economic depression and worldwide economic collapse in preparation for the coming of the Antichrist. This thing that we are experiencing right now is just a prelude to what is to come. And praise God for those who are wise, that right now, sila po ay nagsisimula ng magtanim sa kalangitan, mag-impok sa kalangitan, upang kapag dumating ang matinding kahirapan, because I tell you, di ba nagsisimula na, nagkakaroon na ng worldwide economic collapse? Who would have thought that the superpowers and the super economy in the world will plunge into economic depression? And the world will continue to shake the world. Sa lahat ng aspeto, political aspect, even economic aspect, social aspect, every aspect of humanity will be shaken by the Lord, because the Lord is coming very soon. And that's why the Lord is preparing us. Gusto mo ba na sa gitna ng kahirapan, ikaw ay hindi maapektuhan? Ang sabi ng Panginoon, kung itutuloy po natin, sabi doon, "See that if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing upon you." Kapag ikaw daw ay nag-ikapo at naghandog, Malachi 3:8-10, "If you bring your whole tithe into the storehouse, there will be food in your house, and you will never go hungry. You will be provided. Because you are faithful in your tithe, you are faithful in your offering. What will happen to you? You will be provided. You will be protected." Kung titingnan niyo po, itutuloy po natin yung Malakay na yan. Sabi niyo doon, "I will..." Itataboy ng Panginoon ang mga sumpa, the devourer, itataboy ng Panginoon. So, hindi lamang provision, pagkain, kundi protection. Dalawang bagay na napakahalaga sa panahong ito. Provision, protection. Food, protection. Dumating man ang maraming virus ng mundo at ng diablo, hindi ka maapektuhan. Sapagkat ikaw ay iniingatan ng Diyos. Bakit? Ang naging susi ay ang iyong pagbibigay ng iyong ikapo, ng iyong handog. Amen? So God wants, ayaw ng Diyos na tayo ignorante pagdating ng mga bagay na ito. Ang nais ng Diyos, tayo po ay matalino at alam natin na ang mga ito yung mangyayari at nagaganap, kaya naihanda na po tayo. At hindi na po tayo mabubulaga. At tayo po ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon. If you want to be protected, if you want to be provided in the midst of the worldwide economic crisis, do not fail on your giving, because giving is the key to your blessing. "Give and it shall be given unto you, pressed down, good measure, running over." Amen? Siksik, liglig, umaapaw, walang sukat pagkalagyan. Ang mundo mawawalan. They will be empty, but the true children of God, the faithful children of God who will never fail and has never failed in their giving, sila pong makakaranas ng Luke 6:38. Siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, pagkalagyan. Amen? Hindi ka matataranta, hindi ka magugutom, hindi ka matatablan ng anumang virus, sapagkat ang pag-iingat ng Diyos ay isa sa iyo. Amen? Malachi 3:8-10. "Bring the tithes into the storehouse that there may be food in it." Amen? So, kapag ikaw ay isang matalinong anak ng Diyos, alam mo ang gagawin mo. Si Joseph, nung siya po ay binigyan ng vision ng Panginoon, nakita ng Lord, pinakita sa kanya ng Lord that there will be a great famine. At binigyan ng Lord ang wisdom si Joseph. Pinayuhan niya yung Pharaoh. Sabi niya, "Pharaoh, kinakailangan mag-imbak kayo, because there will be 7 years of famine." Amen? At nakinig ang Pharaoh sa kanya. Ano pong ginawa ni Joseph? Nag-imbak. Nang dumating ang famine at taggutom, nagutom ang buong mundo. Pero ang Ehipto ay hindi nagutom.
Kaya ang lahat ng tao sa buong mundo dumayo sa Ehipto at sila ang naging source and they became the feeder of the nations. Amen? Joseph became the feeder of the nations. And if you want to be like Joseph, the feeder of the nations despite the pandemic, despite the economic crisis, you could be. Amen? If you will have the wisdom that Joseph had. Amen? Anong ginawa niya? Nag-impok siya. Nag-impok siya ng nag-impok. Kaya nang dumating ang tagutom, sila po ay sagana pa rin. Hindi sila naapektuhan. Amen? And I tell you, this is a prophecy from the heart of God that yes, indeed, economic crisis will continue to happen. God will shake the economy of the world. But the true children of God, the true children of God who never falter in their giving, will be provided, will be protected. Amen? Tayo po iyon. At ang naisang Panginoon, hindi po tayo makaranas ng kahirapan. Amen? Saan kaya nakakita na ang mundo ay naghihirap pero ang mga anak ng Diyos ay pinapagpala? Bakit kinakailangang mangyari ito? Para ipakita ng Diyos na ang mga tunay na anak niya na nagtitiwala sa Kanya ay merong tunay at buhay na Diyos. Hindi mapapatunayan ng mundo at hindi mo mapapatunayan na tapat ang Diyos mo kung hindi magkakaroon ng krisis sa ekonomiya. Kinakailangan dumating ang krisis sa ekonomiya para ipakita ng Diyos na tapat siya, na totoo ang mga pangako niya, na nararanasan mo ito, na ang ibang tao ay naghihirap, ikaw ay nananagana. Ibang tao ay nagkakasakit, ikaw ay malusog at perpekto. At anong naging susi? Dahil ikaw ay tapat sa iyong pagbibigay. That you are faithful in your giving, just like the Macedonian churches. Amen. You are cheerful. You are willing. You gave your best out of your poverty. Amen. Kaya hindi po rason ang kawalan, hindi rason ang kahirapan, hindi rason ang pandemya na hindi makapagbigay. Kagaya ng mga taga-Macedonia, kinakailangan po tayong magbigay sapagkat ito ang magiging susi ng ating kasaganaan. Amen? Amen. Do you want to be blessed by God? Sino po ang gustong mapagpala ng Diyos? Sa gitna ng pandemya, amen. Sa gitna po ng pandemya, gusto niyo pong mapagpala? Gusto niyo pong makaranas ng dakilang pagpapala? Patutunayan ng Diyos na siya ay totoong Diyos. Siya ay buhay na Diyos. Sabi po doon sa ating binasa, they gave out of their poverty. At ano po ang naging tugon ng Diyos sa kanila? Sila po ay hindi pinabayaan ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. But because you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. We give not to be saved because we are already saved by the grace of God. Amen? But we give because we love. We give because we are happy to give. Tayo pa'y nagbibigay sapagkat tayo po'y masaya sa ating pagbibigay. Tayo pa'y nagbibigay sapagkat tayo po'y umiibig, sapagkat tayo ang unang inibig ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave. Sino ang unang nagbigay? Ang Diyos Ama. Siya ang unang nagbigay. Anong binigay niya? Piso? 2 piso? 1 milyon? Walang halaga, buhay ng anak niya ang ibinigay niya. So, kung ang anak niya ay kaya niyang ibigay sa atin, eh how much more yung hinihingi mo? Magkano ba hinihingi mo sa Lord? Magkano kailangan mo sa Lord? Mas mahal pa yan kaysa sa buhay ng anak niya? Eh yung anak nga niya, binigay niya sa'yo? Eh bakit hindi natin natatanggap? Aba, ewan ko. Salaminin natin ang puso natin. Baka kagaya tayo ng mga taga-Korinto, meron pero hindi nagbibigay. Meron pero ayaw magbigay. Meron pero kinukuripot ang Panginoon. Pero ang mga taga-Macedonia, wala pero nagbibigay. Wala pero nagbibigay. So hindi po sukatan dito kung mayaman ka o hindi. Kagaya ng babaeng balo,
Hindi siya mayaman. Isang kusing meron siya. Pero yung isang kusing, handa niyang bitawan. Amen? Kasi siguro madaling bitawan eh, bariya. Kaya yung iba, yung mga nagkakamal ng bilyon, mahirap pumasok ng langit, sabi ng Bible, para raw sumusuong ka sa ano, parang kamelyo na sumusuong sa butas ng karayom. Yung mga mayayaman, mahirap pumasok ng langit. Kasi maraming isusuko. Maraming ibibigay. At pag hindi nila kayang ibigay, nagbabackslide na lang kaysa ibigay. Amen? Kaya huwag kang magnasa ng sobra sa iyong kakayanan. Baka hindi mo kayanin. Malula ka, magbackslide ka. Sabi ni Solomon, huwag mo kong pahirapin, Lord. Baka itakwil kita. Pero huwag mo rin akong payamanin ng sobra. Baka makalimutan kita. Amen? So, kung ano man yung hinihingi mo sa Diyos, kayang-kayang ibigay ng Diyos yan. Amen? Kasi siya ang unang nagbigay. At ang ibinigay niya ay ang kanyang anak, bugtong na anak na si Jesus. For God so loved the world that He gave. He gave. Amen? God gave first. So can we. We can give. Ano lang yung binihingi ng Diyos? Ano lang yung pinapabigay ng Lord? Amen? So ano ba yung tithes? Tithes is just, you know, a tenth of what you have. At ang tenth, hindi ka pa nagbibigay niyan. Hindi ka pa nagbibigay niyan. Binabalik mo lang. Amen? Ano yung pagbibigay? Yung offering. Kasi yung tithe, binibigay mo lang at binabalik sa Panginoon. Amen? Pero yung offering, diyan mo makikita kung gaano mo kalaki. Kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Hindi ko sinasabing sinusukat ang sa pera ang pagmamahal natin sa Diyos. Pero kung yung pera nga hindi mo bitawan, eh ano pa yung mas mabigat na hinihingi ng Diyos sa'yo? Amen. Pera mo nga hindi mo mabitawan eh. Eh di lalo na yung buhay mo, hindi mo yan maibibigay. Amen po ba? Amen. So, God wants us to excel in giving just like the Macedonians. And the first thing we have to do is to mirror our hearts. Ang puso natin, nasaan ito? Sabi ng Bible, lay up for yourselves treasures in heaven, for where your heart is, amen, for where your heart is, nandoon yung treasure mo. Okay? For where your treasure is, there your heart is. Amen? So kung ang treasure mo nandun sa langit, nasa langit ang puso mo. Amen? Kung ang treasure mo dito mo sa lupa, nandito sa lupa ang puso mo. Kaya ayusin po natin ang buhay natin. Amen? Amen. And I tell you, bago dumating ang Panginoon, God wants us to enjoy His blessing. God wants us to enjoy His blessing. And the key to blessing is giving. Amen? Amen. So kung tapat ka ng nagbibigay, kapatid, magpatuloy kang maging tapat. Kung hindi ka tapat, mag-ayos ka na ng buhay, maging tapat ka na. Amen? At huwag mong ilagay ang tiwala mo sa mga Bitcoin, sa mga networking, sapagkat may scam ka lang. Amen? Matuto po tayo, sabi po natin, ay kung meron lang sana akong pera, magbibigay ako. Hindi po yun, hindi po ganun ang mga taga Macedonia. Hindi po sinabi nilang, kung meron lang sana akong pera. Wala nga silang pera eh. Wala nga sila eh, pero nagbigay sila. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. And so today, God is challenging us, just like to be Macedonians. God is challenging us to give because it is in giving that we will receive. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, running over. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, nais ng Panginoon na mag-excel tayo sa lahat ng bagay. Sa ating pananampalataya, sa ating kaalaman, sa ating pag-ibig, sa ating paglilingkod. At kasama na rin dito ang ating pagbibigay. Malapit nang dumating ang Panginoon at bago siya dumating, ang mundong ito ay magiging palala ng palala. The economy will continue to break down. The economy will go to the drain. But the Lord has promised provision, has promised protection upon those who are faithful in giving.
God will bless us. God will bless you if you will not falter, if you will be faithful. God will give you what you need because He has given His only Son, Jesus Christ, for you. So how much more yung mga maliliit na bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Kaya sa oras na to, kapatid, kung meron pang tayong pusong Ananias at Sapira, nagmamahal sa pera, nagnanasa sa pera, namatay si Ananias, namatay si Sapira na nagmamahal sa pera. Isuko natin ang pagmamahal sa pera. Isuko natin ang pagmamahal sa lahat ng bagay na material. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your might. Mahalin natin ang Diyos ang higit sa lahat. Kagaya ng mga taga-Macedonia, hindi sila nagbigay dahil mayaman sila. Hindi sila nagbigay dahil meron sila. Hindi sila nagbigay dahil sila ay mga bilyonaryo. Nagbigay sila dahil mahal nila ang Panginoon. Mahal nila ang gawain ng Panginoon. Kaya naman sa gitna ng kanilang kahirapan, sila ay may kagalakan na nagbigay. Kapatid, God wants us to excel in giving just like the Macedonians. God wants us to excel in giving because in the end, it will be for our own benefit. The key to blessing is giving. The key to breakthrough is giving. Nagtataka ka, hindi ka makaahon-ahon sa kahirapan, nababaon ka sa utang. Nagtataka ka kung bakit ang iyong pamilya ay punong-puno ng sakit karamdaman. You're under curse. Ikaw ay nasa, parang nasa ilalim ng sumpa. Oh, sapagkat ikaw ay hindi nag-iikapot handog. Ang sabi ng malakas, malakya stress 8 hanggang G's. Ikaw ay magbigay ng iyong ikapot handog. At ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, bubuksan niya ang kalangitan para ibuhos ang pagpapala. At sasawayin niya ang salak. Sasawayin niya ang lahat ng gawa ng diablo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho. These are the twofold blessings of giving. Provision, protection. Provision, protection. And if you are faithful, praise God for your life. Nakikita ng Diyos ang iyong katapatan. Anak, humanda ka sapagkat pagpapalain kita, ang sabi ng Panginoon. Humanda ka sapagkat nakita ko ang iyong puso. Naging tapat ka sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan. Hindi mo tiningnan ang pagsubok. Kagaya ng mga taga-Macedonia, patuloy kang nagbibigay. Patuloy kang nagbibigay. Urabashik katangka. Kaya't humanda ka anak, sapagkat itataas kita. Pagpapalain kita. Ibubuhos ko ang aking pagpapala sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Oh, rabashik kita kalabakay. Yes. Your breakthrough will come. I will bless you financially. At kasabay nito, pagpapalain kita physically, emotionally, in every aspect of your life. Sapagkat ito ang kalakip na pagpapala ng iyong katapatan sa pagbibigay. It is more blessed to give than to receive. Alam mo yan. Kaya hindi ka nagdamot. Sa gitna ng konti lang, ibinigay, parang ang babaeng balo. Hindi mo ipinagdamot ang para sa Diyos, ang para sa gawain ng Diyos. Kagaya ng babae na ibinuhos ang kanyang alabaster jar, ibinuhos niya ang kanyang mamahaling pabango at pinunasan ang paa ng Panginoong Jesucristo. Maraming kagaya nun dito, handa kang basagin ang pabango para kay Kristo. Handa kang taktakin ang iyong resources. Handa kang taktakin ang iyong mga pananalapi para ibigay kay, sa paggawain ng Panginoon. Because you are motivated by love. You are motivated by the burden of reaching out to the lost. You want to be a part of the Great Commission. You want to evangelize. You want to give because you want to bless the house of God, the storehouse of God.
And so God bless your heart, brethren. At kung tayo naman ay hindi naging tapat, nagtiwala tayo sa tao, nagtiwala tayo sa Bitcoin, nagtiwala tayo sa mga easy money, mag-repent tayo. Huwag mong sabihin, pag tumama ako sa loto, magbibigay ako. Pag tumama ako sa sugal, magbibigay ako. You cannot mock God. Si Ananias at si Sapphira, bumulagta sila. Sapagkat nagnasa sila sa pera. Namatay sila nang may pagnanasa sa pera. Hindi kaya yaman sa pagtitiwala sa tao, sa pagtitiwala sa scheme ng tao. Ang mga networking na wala sa Diyos, ang mga pagtitiwala sa mga bagay na ito, easy money. Let us repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo nadala. Pera ng Diyos, dinadala natin kung saan-saan. Mga anak tayo ng Diyos, dapat matalino tayo, pero hindi natin pinapagana ang ating katalinuhan. Nagpapakamangmang tayo. Nagpapaloko tayo. Let us repent of our sin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ang ating pagtitiwala sa ating sariling lakas. Pagsisihan natin ang ating mga kawalan ng katapatan. Sa harapan ng Diyos, come on. Tayong nakakaalam nito. Alam natin yung mga pagkukulang natin or kalabisan natin. Alam natin yung ating mga kamangmangan. Pagsisihan natin sa harapan ng Diyos. Malibang pagsisihan natin ang ating mga kamangmangan, ang ating mga kasalanan, hindi mabubuksan ng kalangitan. Kaya naman sa oras na to, come on, just sit down and before God and just talk to Him. And talk to Him and expose your heart to Him and let Him cleanse you, forgive you. Magsisi po tayo. Kung kinakailangan meron tayong pagsisihan, pagsisihan po natin. Sapagkat hindi po pagpapala ang mararanasan natin, kundi palo ng Panginoon. Sumpa, kung hindi po tayo magsisisi ng ating mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Nagtiwala ako sa tao. Nagtiwala ako sa sistema ng mundo. Nagtiwala ako sa mga networking, mga Bitcoin at kung ano-ano pang mga scam. At sinayang ko ang iyong pananalapi. Sinayang ko ang maraming pananalapi sapagkat nagtiwala ako sa mga bagay ng mundo. Patawad po, O Diyos. Patawad po. Patawad po kung meron akong espiritu ni Ananias at Sapphira. May pagnanasa sa pera. Patawad po kung hindi ako naging tapat sa aking mga pangako. Patawad po sapagkat nangako ako, ngunit ito'y napako. Patawad po. Patawad po sa mga bagay na nasabi ko, naisip ko, na hindi ko tinupad. Patawad po. Patawad po sapagkat hindi po ako nagtiwala sa iyo. Ako po'y nangutang ng nangutang at ako'y nalubog sa utang. Patawad po. Patawad po. Patawad po sapagkat sa kabila ng pandemya, naghanap ako ng dahilan upang hindi makapagbigay. Patawad po. At sa oras na ito, kung ikaw ay handang dumulog sa harapan ng Panginoon at nagbigay ng buhay at confession sa Panginoon, tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. God is restoring you in His very presence. Kagaya ng mga taga-Macedonia, meron silang malakas at malalim na connection sa Diyos. Kaya sila'y nagkaroon ng grace to give. They excelled in the grace of giving because they had a deep connection with God. They had a deep relationship with God. At yun ang ating pagnasaan ngayon, na tayo magkaroon ng malalim na connection sa Diyos.
magkaroon ng malalim na pagkakakilala sa Diyos, malalim na pagtitiwala sa Diyos, na kapag tayo ay kinausap ng Diyos, tayo ay susunod. Na kapag tayo ay kinonvict ng Diyos, tayo ay susunod. Na kapag may pinabibigay ang Diyos, tayo ay susunod, tatalima ng walang agam-agam. Kaya naman sa oras na to, tanggapin nating lahat ang biyaya ng Panginoon. Oh God, give us the spirit of the Macedonians. Let us excel in giving. Not just our tithes and offering, but our time, our effort, our energy, our talents, Panginoon. Ibigay namin sa iyo. Ipagamit namin sa iyo. Ipagkatiwala namin sa iyo. Come on, offer yourself to God. Offer your resources to God. Give your life to God one more time. Once again, recommit your life to God. Recommit your giving to God. Tinawag ka ng Panginoon sa ministeryo ng support and support of giving. Pero ikaw ay pumalya or ikaw ay nagdwindle. And the Lord is just restoring you right now and just giving you the spirit of the Macedonians. You will have the joy of giving. You will have the grace of giving. You will give beyond your ability and you will give your best to God. Oh yes. Thank you, Jesus. And as your people are doing this, oh Lord, open the heavens, oh God, and pour out your blessings upon your people. Yes, oh Lord. Let this financial breakthrough come upon them, O Lord, in Jesus' name. And let the financial blessing flow upon their families, upon their businesses, upon their jobs. Pagpalain mo ang mga negosyo. Pagpalain mo ang mga trabaho. Makasumpong sila ng promosyon at pagtaas. Makasumpong ng kasaganaan ang iyong mga anak, Ama, sa pangalan ni Jesus. At hindi lamang kasaganaan, pagpapalang pinansyal at material, kundi kalusugan at perpektong pangangatawan, malayo sa sakit karamdaman. Tanggalin mo ang salot, O Diyos. Tanggalin mo ang sumpa sa mga pamilya at lukuban mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Let your protection, O Lord, come upon your people in the name of Jesus. And no virus, no disease, no illnesses, no tragedy, no accident, no harm can touch your people in the name of Jesus Christ. For I declare that they are beyond the enemy because God is with them, God is for them, and God is in them. Kurabashakataka. And today, devil, I put a stop upon all your lies and deception upon the children and people of God. Mula rito hanggang sa abroad, lahat ng nakikinig. Kinakausap kayo ng Diyos. Bumalik kayo sa inyong tawag. Ang tawag ng pagbibigay at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Ang tawag ng pagbibigay ng suporta at pagpapala sa tahanan ng Panginoon. Bring your tithes and your offering into the storehouse, that they may be food in the house of God. Then I will pour out my blessing unto you. I will open the heavens to pour out your blessing upon you. And I will shy away the devourer. Tataboy ng Diyos ang mga salot sa inyo. Sikialabakandarabaka. Oh, yes, oh God. We receive, oh Lord. Tanggapin po natin ano man ang hinihingi natin sa Diyos. Ano man ang restoration na nais natin sa Diyos, tanggapin natin ngayon. At higit sa dati, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Kulabakan na rabaka. Ang itinanim mo nung nakalipas, aanihin mo. Pero ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, higit ka pang magtanim, sapagkat the more you give, the more you receive. Higit ang iyong pagbibigay, higit ang iyong matatanggap, ang sabi ng Panginoon. Ang iyong katapatan ay nakita ng Diyos.
Kaya naman humanda ka sapagkat ang pagpapala at kasaganaan ay mararanasan mo sa ampunan ng iyong sambahayan. Oh, hallelujah. Ikaw ang tumata yung proteksyon ng iyong pamilya. Hindi makanti ng diablo ang iyong pamilya sapagkat ikaw ay tapat na nagbibigay. Ikaw ay tapat na patuloy na nagbibigay. Kaya naman nakikita yun ng Diyos. Iniingatan niya ang iyong tahanan. Iniingatan niya ang iyong buhay. Oh, rabashikitaka. Duroboshanda. At ngayon, kasama ng pagpapala ay pinapagaling ng Diyos ang lahat ng sakit at karamdaman. Tanggapin natin ang healing, tanggapin natin ang miracle, aside from financial breakthrough today, because we have decided to be faithful in giving, we have decided to abandon the spirit of Ananias and Sapphira, blessings will come upon you, blessing will come upon us, at kasama nun ay ang kasaganaan at kalusugan ng inyong mga katawan. Yes, tanggapin po natin. Tanggapin po natin. Yes, the Lord is continually healing people, touching people, here and abroad. Ikaw na nakikinig ngayon, nasa Australia, nasa Canada, nasa America, nasa Qatar, nasaan ka man, God is touching you. Receive your healing. Receive your miracle. God is strengthening your bones. God is strengthening your muscles. He is restoring you to health. He is binding up your wounds. He is healing you completely, totally, absolutely. Because God is a miracle working God. With Him, nothing is impossible. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee, saith the Lord. Receive your healing. Ikaw na nasa Canada, nasa Australia, nasa Qatar, nasa Dubai, saang dako ka man ng mundo, inaabot ka ng Diyos, pinapagaling ka ng Diyos. Tanggapin mo ang himala ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Walang sumpang darating sa'yo. Walang problema hindi mo mapapagtagumpayan. Sasamahan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon. Magaling ka na, pinagpala ka na, pinalaya ka na. Pasalamatan mo ang Diyos at mula ngayon, mangako ka sa Diyos, magiging tapat ka. Magiging tapat ka hindi sa tao, magiging tapat ka sa Diyos. Bago po natin tapusin ang araw na ito, tayo po ay magtaas ng dalawang kamay sa Diyos. At tayo po ay mangako. Kung meron man tayong dapat maging tapat, yun ay ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya naman, kung nagkulang tayo nung nakalipas, tayo po'y mangako, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Panginoon, nangangako ako sa abot ng aking makakaya, magiging tapat ako. Kagaya ng mga taga-Macedonia, sa gitna ng kawalan, magbibigay ako. Sa gitna ng problema at pagsubok, magbibigay ako. Sa gitna ng kahirapan, magbibigay ako. At hindi lamang ako magbibigay, magiging tapat ako. Hindi po kayo nangako sa tao. Nangako po tayong lahat sa Diyos. At ang ating pagsunod sa ating Panginoon ang susi ng ating pagpapala. Lalakad tayo sa kasaganaan at katagumpayan
kung patuloy tayong susunod sa Panginoon. Patuloy tayong magbibigay ng ating buhay, ng ating ikapo, ng ating handog, ng ating lahat-lahat sa Kanya. Bago dumating ang second coming of the Lord, God wants us to walk in faithfulness, to walk in blessing, to walk in victory. Panginoon, selyuhan mo, Panginoon, ang lahat ng pangakong yan. At tinatanggap po namin, Ama, ang lahat ng katugunan ng aming pangangailangan ngayon. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Let us give the Lord a grateful heart, a thank you, sapagkat sa oras na to, kinatagpo niya tayo, tinugunan niya tayo, at binigyan niya tayo ng bagong simula sa ating paglakad, sa ating pagbibigay. Let us excel in giving. Let us excel in giving. Just as we excel in our faith, in our knowledge, and in our loving. Thank you, Lord. We bless your holy name, O God. We thank you and we praise you. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. At, amen. So, I was tasked para po sa ating tithes and offering. Pero mukhang wala na po akong exhortation po ba? Alam ko po na bago pa ako tumayo ngayon at alam ko sa ating napakinggan, we are already excited. Amen? After hearing, amen po ba, ang hamon na ating napakinggan, lalo na sa giving, alam ko po lahat tayo ay siguro ngayon, dapat excited na magbigay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. And I know that the woman of God has really, amen po ba, told us about giving. Amen. At ano ang consequences ng hindi natin pagbibigay? At ano ang consequences ng ating pagbibigay? Amen po ba? So, binulungan po ako ng likod ng Diyos kanina bago ano, huwag na pahabain. Amen. Dahil alam ko, sabi niya, lahat sila ay magbibigay na. Amen po ba? Amen. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ang pinagagastosan natin ngayon? Bakit po tayo nagbibigay? So, ito na lang po ang aking exhort para sa ating tithes and offering. Amen po ba? For tithes and offering right now, we are continuously expanding our church. Amen po ba? We are having continuous expenses. We are paying our bills for our church. Amen. Also for our pastoral house. Amen. So for those who do not know, we are continuously expanding our church. Our expenses are continuously being paid. Amen. Although we know that the Lord will provide, pero patuloy po tayong gumagastos para sa ating church, sa ating mga bills, sa ating mga expenses. Amen po ba? So dun po natin yan, isa sa ating pinagagastosan ng ating tithes and offering. Pangalawa po, tayo po ay patuloy na nagkakaroon ng evangelism. Amen. Worldwide evangelism. As you all know right now, the man of God is not here. Nasa Bulacan po ang lingkod ng Diyos. Amen po ba? At pat marami pa pong oras, marami pa pong araw na ang lingkod ng Diyos, the man of God ay maaring hindi natin makapiling sa lugar na ito dahil patuloy po siyang umiikot. Amen po ba? Sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng buong mundo. And we are continuously needing, amen, your tithes and offering para po sa ating evangelism. And right now, we are continuously expanding our tracks. Amen po ba? So, kumuha po kayo ng tracks natin. Meron po tayong tracks dyan na may Word of God. Patuloy po natin yung ipamigay. Amen po ba? At patuloy po natin ginagastosan yung tracks natin. Pati po yung envelope natin ginagamit. Amen po ba? So, yun po. Isa po yan sa mga madaming bagay na at patuloy natin pinagagastosan para sa ating tithes and offering. Amen? So, nagpaikot na po ba tayo ng bucket? Amen. So for those who do not know or who are not here right now,
please do give your tithes and offering through our bank accounts, GCash, amen po ba? So please do, ma-open nyo, makikita nyo po sa ating caption kung andyan po yung means, kung paano magbigay, amen po ba? So meron po dyan LBC, BDO, BPI, bank accounts, amen po ba, and GCash. So if you could also please do message me, do message us, the man of God, or if anyone you know, please do message us po kung sa, para saan, para po ma-account po natin, amen po ba? So right now, I am continuously trying my best with the help of opo ng ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta. Patuloy po nating sinicentralize ngayon ang ating tithes and offering. Amen po ba? And I'm very happy and very glad because we have the advent of new technology. So madali na pong mag-record ngayon. So nakakatuwa po. At ako po ay patuloy na tinuturuan ng lingkod ng Diyos, ng ating mga humawak noon. Amen. Ng mga pastor-pastora, paano mag-account, paano mag-record. So hinihingi ko din po ang prayers nyo. Amen. Sa mga humahawak ng pera ng church. Amen po ba? Maasahan po ba namin kayo sa prayers? Amen. Dahil po, alam nyo, patuloy na lumalaki ang ating iglesia at hindi po ganun kadali mag-manage ng pera. Amen po ba? Kaya hinihingi ko din po ang inyong prayers, ang inyong suporta, ang inyong tiwala para po sa ating paghawak ng pera ng KOJF. Amen. At magamit lamang po natin to at ma-account lamang natin to para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At sa inyong pong pagbigay, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng inyong binibigay ay patuloy po natin ginagamit para pagandahin, palakasin, paluwagin, amen, ang ating iglesia at ang ating tunay na church. Amen po ba? Amen. At nakakatuwa po, di ba, sabi ng lingkod ng Diyos sa panahon na may pandemya, mas patuloy tayo pinagpapala. Amen po ba? Nakakatuwa po dahil ako po mismo personally nararanasan ko po yan. Talagang every day of my life, I always say, Lord, maraming salamat dahil tapat ka. Amen. At patuloy po natin pinapaganda ang ating church. Ang iyong pong mga nag-pledge sa ating church, maraming salamat, patuloy na nag-pledge. Amen. So ang ating pong CR ay patuloy po natin ginagawa. Amen po ba? So report lang po. At isa po kasi ako sa nagmamanage din, nag-check. So yung CR po natin sa church ay patuloy po natin ginagawa, pinapaganda. Amen. Pinalagyan ko po yan ng bidet. Amen po ba? Sabi ko, dapat meron, maganda yan. Amen po ba? Dahil ang mga taga KOJF ang nag-build niyan at deserve nila ng magandang outcome. Amen po ba? Yun po ang ating prayer, yun po ang ating pinapagtuunan ngayon ng ating mga budget. Amen po ba? At alam ko na marami sa ating kapatid na nais magbigay na nasa malayong lugar, pwede po kayo magbigay at patuloy po kayo magbigay. Amen po ba? At tapat po tayo magbigay. So tapos na po ba ang pagpapaikot natin para sa ating tithes and offering? Amen. So ngayon po, dadako po tayo. Ito po talaga ang aking mas i-exhort. Amen. For our love gift for the man and woman of God. Kasi parang nakalimutan po siya. Amen po ba? For the longest time. Sabi po sa Galatians 6 verse 6 to 10, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that he will also reap. Amen po ba? Alam niyo po, pag sinerch niyo sa Google, verses for giving to the pastors, napakadami po. Amen po ba? Hindi ko na po iisa-isahin lahat, pero sabi po sa Galatians 6 verse 10, 6 verse 6 to 10, for whatever you sow, you shall also reap. Do not be deceived, God is not mocked. Amen po ba? But more importantly, ang sabi dito, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Kung sino daw po ang nakapakinig ng magandang salita, i-bless daw po niya ang nagsalita, ang nagturo sa kanya. Amen po ba? Amen po ba? Sabi din po sa Timoteo 5.17, 1 Timothy 5.17, let the elders who rule be well considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Amen. Alam niyo po, ang teaching at preaching ay talagang labor. Amen po ba? It's really a labor. Ako po, bago tumayo dito, talagang ipanapanalangin ko po anong dapat i-exhort. Amen po ba? Lalo na po ang ating mga man and woman of God. Amen. Nakasama ko po sila for the longest time and I know their lifestyle. I know their teaching lifestyle. Amen. At lagi po yan, kailangan nila ng oras, kailangan nila ng panahon, kailangan nila ng sariling kwarto bago tumayo sa inyong harapan. Amen. Akala nyo po sa kanilang pagtayo, eh basta-basta po yun. Hindi po. Amen. Talagang matinding pagniniig ang kailangan nila sa with the Holy Spirit bago po nila mapurga. Amen. Ang talagang katas ng turo ng Panginoon. Amen po ba? At alam nyo po, hindi po talaga biro ang kanilang sacrifices sa kanilang pagtayo, hindi lamang dito sa main church,
kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng buong mundo. Amen po ba? And right now, alam nyo, ang lingkod ng Diyos, si Prophet Ashanon Carillo, dalawang kanyang turo ngayon, amen? So talagang double effort, double time po ang kanyang pagpe-prepare para sa atin. Kasi po ang lingkod ng Diyos ay nasa Bulacan po ngayon, amen? So mamayang hapon po, let us please do support, amen? At makinig po tayo sa ating panghapon na ministeryo, sa ating gawain. So the man and woman of God, they really ignite, amen, with the Lord as one. At ang sakripisyo po nila ay hindi po maihahin tulad. Amen? Kasi normally sinasabi, di ba, pag tumatayo, ay dapat i-bless natin ang mga lingkod ng Diyos dahil sila ay full-time, tulad na nga yung mga nagtatrabaho nga, di ba, nahihirapan, ganyan. Pero hindi po natin sila maihahalin tulad lamang sa mga nagtatrabaho sa opisina or sa mga tumatayo na mga speaker lamang. Amen? Yung mga, di ba, may mga speaker? Nag-i-invite mga sa mga school, mga motivational speaker. Amen? Hindi po ganun kasimple ang kanilang trabaho. Amen po ba? Dahil po kaluluwa ang kanilang hinihipo. Amen po ba? At alam ko po, alam po natin na effective naman. Amen po ba? Dahil tayo nahihipo. Amen po ba? At tayo po, sila po ay nangusap. Ang Lord ay nangusap sa, through them as vessels, as instruments of God. So what is the Lord saying then? Amen? Let us bless them. Amen po ba? Pagpalain po natin ang ating mga lingkod ng Diyos dahil sila po ay mga full-time workers. Amen po ba? Hindi po dahil nangangailangan talaga sila. Amen? Tao po yun eh, nangangailangan talaga. Amen? Pero hindi dahil walang magbibless sa kanila. Amen? Hindi po yun eh. Kasi ang Lord tapat eh, tinawag nila ang mga lingkod na yan, ang Lord ang magpo-provide sa kanila. Amen po ba? Pero ang sabi ng Lord, if you bless them, you shall also be blessed. Amen? For the one who sows to his own flesh will from his flesh reap also. Amen po ba? So sabi ng Lord, let us double our honor. Napakaganda po ng sabi sa 1 Timothy. Let the elders who rule be considered worthy of double honor. Amen? Lahat daw po ng tumatayo sa ating harapan, i-bless natin because they are worthy of double honor. Amen? Doubling honor. Especially those who labor in preaching and teaching. Amen? Amen po ba? So again, brothers and sisters, let us not forget the man and woman of God. And let us remove the mindset na pag may occasion lang po natin binibless ang man and woman of God. Amen? Dahil po birthday nila, wedding anniversary nila, dyan lang po natin sila ibibless. Hindi po. Amen? Dahil hindi lamang po sa mga occasions na yan, sila ay nagtuturo. Amen po ba? At kung paano po na yung nilang minamahal, paano po nila tayong nire-reach out, kung paano po nila yung oras nila binibigay sa atin. Amen? Tutuusin, mas marami pang time na kausap po nila kayo, ang mga pastor-pastora, ang mga attendee, kaysa sa aming mga anak nila. Amen po ba? Pero kami, alam na po namin yun eh, tanggap na po namin yun. At kaya ayun yung laging nilang pinapaintindi sa amin na kami din po dapat ay kailangan maintindihan namin na ganun po ang way opo ng mga pastor at pastora, ang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat po ma-appreciate at makita po natin ang kanilang pagpapahalaga sa ministeryong ito. Amen. Kung kayo po ay may pagnanasa na ma-bless ang iyong pamilya, ma-share ang Word of God sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at una sa lahat sa inyong pamilya, mas may pagnanasa po ang mga lingkod ng Diyos na ma-bless kayo at ang inyong mga pamilya. Amen po ba? Lagi po yan. Lagi po nila yung sinasabi sa amin. Ipag-pray nyo ang ating mga attendee. Ipag-pray nyo ang ating mga tupa. Ipag-pray nyo ang ating mga supporters, ang ating mga pastor-pastora. Amen po ba? At naway makita nyo po na ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy na nagmamahal, patuloy na ginagamit ng Lord para po mag-grow tayong lahat. Amen po ba? At ang sabi po ng Lord, let us double our honor for them. Amen? Respetuhin, mahalin po natin sila, dalangin po natin sila. Hindi po sila perpekto, pero ito po ang lagi kong panalangin. Lord, hindi ang pagkakamali, hindi ang pagkatao nila ang makita, kundi ikaw sa kanila. Amen po ba? At nakakatuwa po dahil pag ang Lord ang sumama sa mga lingkod ng Diyos, sunod-sunod na po yan. Amen po ba? Sunod-sunod ang pagpapala sa kanila, sunod-sunod ang pagsuporta sa kanila, at wala pong ibang gagawa nun kundi tayo na naunang nagmamahal, unang nakakapakinig sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen. So the Lord says, we should bless the faithful. At ang una pong mga faithful ay ang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba?
At ang Lord po, tapat naman po eh. Ano po naman kung mangyayari sa atin, kung blinis natin ang mga lingkod ng Diyos, tayo din po ay pagpapalain. Amen po ba? Ganun po yun kasimple. Dahil at the end of the day, it's not really the man and woman of God who we are blessing, but the Lord, amen, the Holy Spirit who is with them. Amen po ba? So, kung kayo po ay nagmahal, nagpatuloy na sumusuporta sa lingkod ng Diyos, sa ating iglesia, huwag po kayong mag-alala dahil ang patuloy ng Lord, ang Lord ay patuloy na magmamahal sa atin. Amen po ba? At ang pagrespeto sa kanila ay may malaki pong kabayaran. Amen po ba? At ito po ay blessing and honor sa atin. Amen? Nakakatuwa. Sabi ng Lord, let us double our honor for them. Amen? Kasi tayo po ay mag-reap din nun. Amen? Amen po ba? Kung paano natin nire-respeto, sinusuportahan ang mga lingkod ng Diyos, gayon din po ang pagmamahal, ang respeto, ang honor na darating sa atin. Amen po ba? So sabi, respetuhin, mahalin ang ating mga magulang. Amen? Amen po ba? So meron po tayong mamaging. Amen? Meron po tayong lingkod ng Diyos, si Apostle Ricardo Di Carillo. Sa tayo po ay patuloy natin silang suportahan, i-bless. Amen po ba? Dahil mas kailangan po nila tayo ngayon. Maganda po ang ating patuloy na prayers. Amen? So inaanyayahan ko din po ang bawat isa na patuloy natin ipanalangin ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Kasi alam nyo po, sa panahong ito, madali magreklamo eh. Amen? Madali, ay, grabe naman yung mga nakatayo, ganyan, ganito, ganito. Amen? Hindi po yung taga-kingdom, di ba? Pero una sa lahat, tanongin mo sarili mo, pinapanalangin mo ba yung mga nakatayo? Amen po ba? Kasi yung mga nakatayong iyan, sila pong una sa lahat ang may challenges. Amen po ba? Hindi po madali ang kanilang mga pagtayo sa inyong mga harapan. Sila pong unang nakikipaglaban sa kaaway. Sila pong unang nakakakita ng problema. Amen po ba? Kaya higit sa lahat, sila pong ating ipanalangin at suportahan. Amen? So bago po ang ating bibig ay magsalita ng kung ano-anong negatibo, mas unahin po nating manalangin at i-bless. Amen po ba? Ang lingkod ng Diyos at ang kanyang pamilya. Amen po ba? The man of God and the woman of God, they are not perfect, but in this end time, we are praying for the perfection of God to be upon them. Amen po ba? At ang perfection ng Panginoon na sa kanila'y sumasama ay naway ma-impart sa atin. Amen? At naway ating pakanasain. Amen? Ako una sa lahat, ako po, talaga yun yung prayer ko eh. Amen? Kasi talagang na-amaze ako na Lord, napakabuti mo sa lingkod ng Diyos, sa aking mga magulang, tuloy-tuloy ang iyong pagmamahal. Amen po ba? Dahil alam ko na kahit tao sila, talagang iba, as in, hindi ko po ma-explain ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Amen? At yun yung lagi kong ina-aspire. Lord, the perfection of their love for you, I want that too. Amen po ba? So, naway sa aking mga sinabi ay nakita nyo po ang kung bakit worthy. Amen? Kung bakit worthy i-bless ang ating mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Dahil po, una sa lahat, sila ay nagnanais na tayo ay mabless. Amen po ba? At ito, gusto ko na din po sabihin ng aking kabigatan ngayon po na naway makita ko po ulit ang ating mga kapatid. Amen? Na mga hindi nakakadalo, naway makadalo na po ulit tayo. Amen po ba? At ang prayer ko, Lord, mas ngayon, mas kailangan po natin ng workers. Amen po ba? Alam ko, maraming tinatawag ng Lord ng full-time. Amen? Ay, nako, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Amen? Hindi na po to ang panahon ng pagtakas. Amen po ba? Hindi na to offering, ha? Ano na po to? Revelation lang sa akin ng Lord. Sabi niya, sabihin ko to ngayon. Amen po ba? Ewan ko kung sino ang kinakausap ng Lord. Sabi niya, ay nako anak, bumalik na. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Amen po ba? Magtayo po ngayon ay mas kailangan ng Lord. Amen po ba? Mas kailangan po natin ngayon ng full-time workers, ng supporters. Amen? At kailangan po natin ng mga pastor at pastora ngayon. Amen? Marami na po tayong churches. Kaya natutuwa po ako nung sinabi ng lingkod ng Diyos na anak, si Pastor Novo, ngayon siya ay nasa Gimba. Amen? Siya ang ngayon ang magpapastor doon. Amen? Nakakatuwa po pakinggan yung mga ganyan. Kasi, syempre, nakikita ko na, Lord, napakabait mo kasi lumalaki ang KOGF. But at the same time, nakikita ko na ang mga lingkod ng Diyos ay nakakapag-raise pa ng maraming lingkod. Amen po ba? At yun po ang aking naisin. Marami pa po tayong ma-raise na full-time workers, supporters. Amen? At patuloy po tayong dumadami, lumalaki, kaya mas malaki din po ang pangangailangan ng church natin. Amen po ba? Yun yung sabi sa akin ng lingkod ng Diyos, si Mama Ging. Sabi niya, Nak, ano, may mga magpo-full-time, ganyan. Sabi ko, ang dami na naman yan. Paano,
kasi ako po nagbabudget ng church, di ba? Sabi ko, kailangan yan i-budget yung ano, for the workers, ganyan. Tapos sabi na, nanaka ba, huwag mong isipin niya, ang sabi ng Lord, pag pinalaki niya ang kanyang tent, mas malaki ang ibibigay niya. Ayun po ba? Kaya yun yung pinangahawakan ko. Sabi ko, oo nga, Lord, patawarin mo ako. Amen. Na nakita ko na yung pangangailangan, hindi ko nakita yung purpose mo. Amen. So, yun po, sabi ng lingkod ng Diyos at ang tunay nga, totoo ang revelation ng Lord na mas pagpinalaki ang church, amen, huwag mong isipin yung mga gagastusin dahil ang Lord ang bahala, amen. Kung ang Lord, mas pinalaki niya ang church, ibig sabihin, mas malaki ang ibibigay niya, amen po ba? Amen. Kaya yun po, patuloy din po tayo, patuloy po ako nakikipag-meeting, amen, sa mga ano, tumutulong po para maghawak ng church, amen. Kasi talagang tinatry po namin i-centralize na, amen. Kasi sabi nga ng likod ng Diyos, hindi pwedeng forever na ang binibilang lang natin ay barya-barya, amen po ba? Kasi po ngayon, mas talaga pong challenging po talaga ang pagbabudget, amen. At gusto ko po iparating sa inyo na transparent po tayo, transparent po ako sa pagbabudget ng ating pera, amen po ba? Mas challenging po talaga ngayon. At actually, mas natutuwa po ako, mas na-challenge ako. Sabi, mas marami po tayo binibilang, amen po ba? Pero at the same time, hinihingi ko po ang inyong mga prayers, amen, dahil po kailangan po natin, amen. Kailangan ko po ang prayers nyo para po mas malaman ko po ang dapat gawin at para malaman ko po na makita ko pa, amen, ano ang gustong ipadating sa akin ng Lord, amen. Kasi po pati po yung pagbabudget, amen, hindi po biro. Kailangan mo po itugon lahat kay Lord. Lord, will mo ba to? Amen. Lord, ito po ang nararapat. At the same time, gusto mong ipakita sa mga nagbibigay na ang kanilang mga binibigay ay may pinapatunguhan naman talaga. Amen po ba? Amen. So, sorry Mama Ging. Sabi niya, wag na patagalin. Amen. Sorry, ang daming revelation sa akin ng Lord ngayon. So, ngayon po, tayo magpaikot muli para sa ating love gift. Amen po. Para sa man and woman of God. So, now, if tayo po'y makapagbigay para sa ating man and woman of God, sa ating isama po natin yan for the family, amen po ba? For the man and woman of God. So, tayo po'y magbigay, amen? Alam ko, meron pa tayong mga ibibigay, amen po ba? So, na-miss nyo po ba to yung second offering? Ako po, na-miss ko. So, ganyan po tayo sa KJF, amen po ba? So, for those who are listening right now and are not physically here, please do give your tithes and offering, but at the same time, let us not forget to give our love gift for the man and woman of God. And don't worry, because the Lord will bless us more mightily and effectively, especially in this final hour. Amen po ba? So again, for those who are giving, for those who are not here right now with us physically, please do give your tithes, your offering. Amen. So, the information are provided right now. Nasa caption po natin ang mga information kung paano po tayo magbibigay. Meron tayong GCash, meron tayong BPI, meron tayong BDO, LBC, and so many means. Amen po ba? So, patuloy po tayo magbigay at huwag po natin kalimutan ang pangako ng Lord. Amen? So, let us now pray. Before we close in prayer, let us pray for our tithes and offering. Sige po, tayong lahat ay yumukot pumikit. Yes, Father God. Lord, maraming salamat dahil muli kami hinamon mo, Father God. Kami muling ginising mo, Father God. Kami muling pinitik mo, Father God, para maalala, para mapaalalahanan na kami kailangan magbigay para sa'yo. Na iyong perfect will, Father God, ang magbigay para sa'yo. Lord, thank you, Father God, for reminding us that in giving, Father God, we are also bound to receive, Father God. And Lord, but most of all, we are not giving for the blessings, but we are giving because we want to give, because we have a cheerful heart, because we want to bless you, your church, your man and woman, Father God, especially in these final hours. Lord, thank you, Father God, dahil alam po namin na in these final hours, patuloy ka nagre-raise ng mga supporters, Father God, sa KLJF. Ikaw, Father God, ang nagbibigay ng means para makapagbigay sila. At Lord, alam po namin na kami patuloy mong pinapayaman, pinapasagana, hindi para lang ipakita sa mundo na ikaw ay tunay, kundi para magawa namin ang iyong perfect will in these final hours. And Lord, maraming salamat dahil alam ko na sa lahat ng nakapakinig ng mensaheng ito, ikaw na ang humipo sa kanila mga puso
at patuloy na humihipo sa kanilang mga puso. Maraming salamat, Father God, dahil alam po namin na Ikaw ang patuloy na magbibless sa iyong mga lingkod, Father God, at Ikaw ang magbibless sa mga nagbibless sa iyong mga lingkod, Father God. Maraming salamat dahil alam po namin na imumultiply mo, Father God, ang aming tithes, ang aming offering, at magagamit lamang po namin ito para sa huling kapanahonang ito, Father God, for Your perfect will, Father God, for these last days. Lord, we thank You, Father God. Alam ko, Lord, na Ikaw ang sumasama sa iyong lingkod. Salamat din, Father God, sa mga nagbibigay. Ikaw ang mag-bless sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, sa lahat ng sources ng kanilang income. I-bless mo sila, Father God. Ito ang panahon ng blessing ay patuloy na bubukas, bubuhos sa kayo, JF, Father God. Hindi itong panahon ng paghihirap, hindi itong panahon ng sakit, karamdaman, kundi ito yung panahon ng pagsagana, paglaki, Father God, at pagbilis, pagbulusok pa itaas, Father God. Ito yung kiniklaim namin, walang mahuhuli, walang bibitaw sa huling kapanahunang ito, Father God. Maraming maraming salamat, Father God, dahil alam po namin tapat ka at kami magiging tapat din sa iyo, Father God. Maraming maraming salamat, itong aming samot na langit at ang bawat taga Kyo JF na pinagpapala ay magsabi ng amen at amen at amen. Amen. Sige po, at tayo ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, muli, Lord, kami nakapakinig, O Diyos, ng mensahe mo, Panginoon. Namulang sa iyo, O Diyos. Lord, dalangin namin naman na kami maging totoo, O Diyos, sa harapan mo, Panginoon. Maging tapat kami, O Diyos, sa pagbibigay, sa paglapngip, sa lingkod mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, maging tunay kami tagasunod sa iyo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, salamat po, Lord God, sabagat muli, O Diyos, pinalawak mo, Panginoon, ang aming pangunawa, O Diyos, at pinapatatag mo, Panginoon, ang aming panampalataya, O Diyos, sa harapan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya dagalan, Diyos, salamat po, Panginoon. I-bless mo nga po ang ligod mo, O Diyos, at malutan mo siya man ng malamundugo, O Diyos, na natigay sa krus ng Kalbaryo, O God. Mula ulugan talampakan, Ama, at pagpalim, O Diyos, ang buong karalyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat naitanim namin ang salita mo, Diyos, sa aming mga puso, O God. Dakilang Diyos, napakabuti mo, Panginoon, at tapat ka sa aming mga buhay, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat po, at binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapasalamat, Ama, at kapurin, O Diyos, at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.